Bukod sa heat stroke, ayon sa Department of Health, kailang alerto ang mga tao sa anim na S o 6 summer sicknesses. Una rito ang sore eyes na lalong kumakalat dahil sa init ng panahon. Dahil tuyo ang paligid, mas madaling nadadala ng hangin ang alikabok, dumi at mikrobyo na nagdudulot ng sore eyes. Mga bata raw ang kadalasang biktima nito dahil karaniwan silang naghahawakan ng mga kalaro at marumi rin ang kanilang mga kamay. Ikalawang S, sunburn. Ikatlo ang sipon at ubo na madalas nakukuha ng mga tao dahil sa pabago-bagong temperatura ng panahon. Ang ikaapat na S, suka at diarrhea. Mas pinaparami raw kasi na matinding init ng araw ang mga bakterya na nasa pagkain at tubig. Sa Pangasinan Provincial Hospital, tumaas ang kaso ng gastroenteritis ngayong summer. Ayon sa pamunuan ng ospital, mga sanggol at kabataang edad 15 pababa ang kadalasang dinadala sa kanilang pagamutan. Ang sanggol ni Maricel, nilagnat at sumakit ang tiyan matapos daw uminom ng tubig na galing sa poso. Pinapakuluan din namin, siguro sa pagkuha ng tubig, kulang sa pagpapakulo. Ayon sa mga eksperto, dapat pakuluan ng tubig bago inumin at bantayan ang mga bata sa kanilang mga kinakain at iniinom. Ang ikalima namang summer disease, sakit sa balat tulad ng bungang araw. Maraming nagre-reklamo ngayon sa bungang araw. Sa sobrang pagpapawis natin, nagbabara yung ating mga sweat glands. Kasama na yung mga dumi, mga debris sa ating balat, nagbabara ngayon. Kaya nagkakaroon dyan ng mga bungang araw. Ito raw ang iniinda ng 5% ng 7,000 inmate sa buong Region 7 ayon sa BJMP. Isa-isa raw nagkakapigsa, bungang araw at scabies ang mga inmate dahil raw ito sa maalinsangang panahon at siksikan sa mga selda. May mga nakahanda naman daw na gamot ang mga piitan para rito. Isa pang sakit na karaniwa sa panahon ng tag-init ang bulutong o chicken pox. Sa Naga District Jail, umabot sa 16 na inmates ang tinamaan ng bulutong nitong Marso dahil sa matinding init pa rin. Pinagbawalan ng GMA News na kumuha ng video sa loob ng mga selda dahil labis na nakahawa ang sakit. Pero ayon sa jail warden, naagapan naman nila ang pagkalat ng sakit. Ang ika-anim at huling S na dapat bantayan ngayong summer ay ang sakmal at panganggat ng aso na maaaring mauwi sa rabies. Dahil mas maraming tao lumalabas ang bahay sa panahon ng bakasyon, mas malaki rin daw ang tsansang may madadali ng kagat ng aso. Ayon naman sa DOH, dapat lagi mag-ingat. At sakaling matamaan ang isa sa mga summer sicknesses, agad na magpakonsulta sa doktor.